solid subscribers po ako ng Harabas since day one. Maliban po kay Jeff, simula po nung nakasama nila si Naldo ay talagang idol na idol ko na po si Naldo. Wala pa pong jumpong, si Naldo na po talaga yung gustong gusto ko. Kasi po lahat ng kalikutan niya, kakulitan niya, tsaka yung pagpapatawa niya talagang bentang-benta po yun sa akin kasi mababaw lang po talaga yung kaligayahan ko. Dati po, yearly po ako umuwi ng Pilipinas. Pero simula po nung nag-pandemic, hindi po ako naka-uwi. Kaya isa po si Naldo sa nagpasaya sa akin. Kahit po yung dalawang batang Chinese na alaga ko, tuwang-tuwa yun sa kanya. Inabangan namin yan tuwing tanghali. Pinapanood namin talaga minsan. Naubusan na ako ng English, kaka-translate dun sa dalawang bata para lang maintindihan nila yung pagpapatawa niya at sinasabi niya. Kaya po nung nalaman ko na pupunta sila dito sa Hong Kong, nagpaalam po talaga ako sa amo ko na mag-leave ako at na gusto kong mag-tour guide sa kanila. Kasi sa isip ko nun, hindi lang yun sa tubig ng ilog o dagat, yung lamig na maranasan niya. Kasi mararanasan niya na rin yung klima ng winter dito sa Hong Kong. Nakita ko po kung gaano kasaya si Naldo nung nandito sila. Na kahit lamig na po yan, nilalagnat po yan. Tuwing gabi po pagbalik namin sa hotel, umiinom po yan ng gamot kasi nilalagnat po talaga siya kasi alam naman po natin na si Naldong kurog yan. Kahit saglit ko po silang nakasama dito sa Hong Kong tsaka sa Pilipinas nung pagbakasyon ko, talagang sobrang sakit po talaga. Kaya ang hirap po talaga. Kaya Nads, isa ako sa gagabay kay Tintin at Digong. Kasi bata pa rin ako nung naging ina ako at bata pa rin ako nung naging single mom ako. Araw-araw, iba-iba yung pagsubok. Kaya, salamat kay Jeff, sa Gwansing family, sa Abis family, at sa Team Harabas dahil andyan sila para sa mag-ina mo. In behalf of my family and Harabas fans Hong Kong chapter, we love you and we will miss you. Fly high notes. Hi Nal. Unang-una sa lahat, I just want to say thank you for bringing so much joy in everyone's life. Napapasaya mo kami by simply throwing jokes out of nowhere, by simply moving your hip and dance on your own. Ang dami mong memories na iniwan sa nakararami. Thank you kasi, especially kay God, kasi binigyan niya kami ng time para makasama ka, para makabanding ka. I know hindi man ganun kahaba yung binigay niya. Alam ko naman that you enjoyed, alam nating lahat that you enjoyed your life here on earth. Sabi nga nila Ate Jen, mga kasama mo, na sa mga natitira mong araw, that time na sobrang saya mo. And alam ko naman, kahit andyan ka na, kung nasan ka man ngayon, alam ko you're always there para sa family mo. Guide mo si Tintin, si Dikong, alam ko hindi mo yan sila pababayaan. Kung nasa san ka man ngayon, I hope and alam ko na alam namin lahat that you're happy.
betraying a good place. Kaya na, kahit wala ka na dito, you're always and forever in our hearts. Hindi ka namin malilimutan. Nanad, kung nasaan ka man ngayon, ito ang masabi ko sa'yo, gabayan ang pamilya mo, pati ang team nyo. Huwag mo silang kakalimutang gabayan. At naalala ko rin yung ginawa mo dati sa bahay. Yung pumunta ka na nagkamali ka ng kabit ba ng batere na nasunog. Nasunog mo. At yung pangungulit mo sa akin nung huling punta mo sa akin, na yung dahilan ba sa gunting na yun na ayaw kong ibigay sa iyo. Mamimiss kita, Nald. Nabigla ako sa biglaan chat nila sa akin na yun nung nagpatsikap ako sa anak ko na babae at sinabi na wala ka na. Talagang lumuha talaga ako sa iyo, Nald. Mamimiss kita talaga ng todo. Ayun, Nald. Kung saan ka man naroon ngayon, sana patnubayan ka ng ating Panginoon na at karating ka sa kanyang tahanan. Ngayon, hindi pa rin matanggap na yun, na wala ka na. Kasi nga, binigla mo kami lahat. Kaya pala, pilit mo bibigay sa akin yung susi ng bangka. Ako na yung magtago. Yung pala, alis ka na. Bilang isang kuya, kapatid, huwag kang mag-alala. Patuloy kaming tutulong sa mag-ina mo. Hindi namin sila pababayaan gaya ng sinabi ni Harabas. Lagi sana, lagi lang tandaan mo na andito kami para sa iyo at sa pamilya mo. Bagamat mahirap tanggapin na wala ka na eh. Wala namang may kagustuhan sa amin na yun o sa atin. May kaloob talaga ng Diyos. Ikaw ay siguro nga oras mo na ganun. Pero nakakabigla lang ang ganun yung nangyari. Sana gabayan ka ng kung may kapal at kami rin, gabayan mo kami sa bawat lakad namin, anaanyan ka. Mahal ka namin. Yun, hindi ko malimutan sa'yo yung mga kakulitan mo sa akin yun. At kung saan ka man, sana maging masaya ka at kung saan man kami, gabayan mo kami na ito yung lakad namin, kaya namimiss ka namin, Nald. Mahal na mag na namin. Nald, hindi ko makalimutan sa'yo. Ang tawa mo na sobrang lakas ni Naldo na masayain. Salamat na kasama kita sa paggawa ng bangka sa Pandayo. Hindi ko makalimutan na yung mga kulitan natin doon. Salamat na sa pagpapasaya sa buong team. Nal, paalam. Salamat sa lahat. Masayang experience sa limang taon na pagsasama natin. Nald,
Kami nang bahala sa pamilya mo. Salamat, Nal. Sayang, hindi ka na makasama sa adventure. Ikaw nang bahala sa amin, Nalda. Gabayan mo kami, Nal. Salamat, bro. Salamat, kaibigan. Nal. Paalam. Yun, bro, Nal. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami makapaniwala na wala ka na. Ang aga mo umalis, bro. Ay. Aga mo umalis. Nasaan ka man ngayon, bro? Sana masaya ka. Sana, bro, masaya ka, bro. Sana bantayan mo yung mag-ina mo. Reba, gabayan mo sila. Sa ligo. Ano sa lumaki? Laburi. Hindi namin malilimutan ang mga pagpapasaya mo sa amin. Mangingiti. Mga tao mo ba? Hirap kalimutan. Sino pa yung magpatawa? Sila yung malalim ang may iniiwan na sugat. So, bro, saan ako? Nasaan ka man, bro? Maging masaya ka dyan. Pantay mo lagi. Mag-ina mo, pamilya mo. Tuwing magdadagat kami, isipin namin lagi, kasama ka namin. Tuwing nakikita kung ang bangka, mga ginawa mo, sakripisyo mo, araw-araw kita maalala. Salamat sa masayang alaala, brad. Hindi ko yun malibutan. Salamat sa masayang alaala. Brad, sa muling pagkikita tala. Nauna ka man, nakikita pa rin tayo. Paalam, Brad. Bro, pandoy. Naldo. Reynaldo. Gamsmela. Gamsmela. Si Trinaldo, si Bro, si Nalo, si Jeric Habal, si Oro, mga karabas. I-share ko lang kami ng dalawa ni Naldo. Lagi talaga kami nagkakasamaan ng loob. Kasi hindi yung maiwasan kagaya ng minsan sa asaran, ganun-ganun. Pero si Naldo ang taong kilala ko talaga na hindi talaga nagtatanim sa manan loob. Na tipong meron ko yung samaan ng loob ng gantong oras. Maya-maya, wala na yan. Marunong siya manguto eh. Kunyari, meron kang samaan ng loob sa kanya, kayang-kaya kanyang utuin, ganoon. Para magbati kayong dalawa. Naldo, marami pang pangarap yan. Tandaan ko dati yung mga riders pa kami niyan. Lagi kami nag-rides niyan, kami ng dalawa minsan. Hiraman kami dalawa ng gloves, helmet. And then, hindi ko malimutan yun. Sabi niya, yung mga motor kasi namin yung mga ano lang, yung maliliit lang that time eh. Sabi niya. Dahil pa tayong pangarap, bro.
Nasunod pag ano. Naka-big bike na tayo, ganun. Naka-big bike. Minduro loop. Sali tayo ng endurance. Lala. Mga karabas ka, Naldo. Doon yung sila nakatira sa may ano namin, sa may likod ng bahay namin. Sa dating bahay namin. Yung mga uwi yan doon. Sumisigaw ko yun doon. Bro! Bro, ginap ka, bro. Naldo, Naldong putik. Rest in paradise, bro. Minaw, rest in paradise. Hindi ko, may isa panaginip, hindi ko in-expect na magsasalita ako ng ganito about sa iyo, bro, Naldo. Ano? Parang nabablangko ako eh. Parang hindi pa rin makapaniwala na iniwan mo na kami. Pakabata mo pa, Brad. Nung mga kaibigan, may ikukwento ko lang. Nung unang panahon, hindi naman unang panahon. Nung malaking tanda ko dyan eh. Nagsasaka ako dito, laging dumadaan sa akin yan. Bata pa yan. Mahilig magmaritos ba? Yung tipong pagod ka sa trabaho mo, dadaanan ka at maritos siya ng mga nakakatawa. Kaya hindi pa yan harabas. Laging kasama ko na yung bata na yan. Kasi tapos gumanda pa ang ano, nung napasama siya sa team namin, nagkaroon ng variety yung aming team. Nagkaroon ng comedy. Kuldo talagang na-exit. Ang nangyari dyan, ako ang ano, iisip ako ng idea. Iano mo sa kanya, sasabihin mo sa kanya, bubulong ko sa kanya. I-execute niya ng matindi yan, na may karga na talagang sobrang galing. At saka natural kasi yun sa kanya, simula ang bata pa siya. At about sa ano, kahit na kami ay off sa pag-vlogging, kami pa rin magkasama niya, kami tatlo nila pong Loy. Maliba na lang nung nag-decide siya na ayaw niya nang uminom. Kasi nga, medyo hindi bagay siya na hindi bagay sa kanyang alak. Merong tao na ano eh, na kahit mabait, pag nakainom ay medyo may pagkasutil na. Medyo nabawas-bawasan ng aming kamila ni Pongloy ang palagi mga kasama. Sabi ko nga kay Pongloy, magpakatatag kami. Mahirap naman maging single maritos. Maganda na yung dos maritos ngayon. Pag-ingatan ang kalusugan niya rin. At grabe ang si Pongloy, grabe ang ano niyan. Hikbi-hikbi niya nung nangyari nga na yun. Sa iyo naman, Al. Hindi ko nga alam kung paano magsisimula na uli. Na mag-vlog na hindi ka nakasama namin. Pero siguro, para sa pamilya natin, para sa pamilya mo, ay sisikapin natin na hindi man bumalik sa sobrang dati ang harabas, ay pipilitin namin na magpasaya pa rin ng tao na kahit wala ka. Siguro yun ang gusto mo rin talaga. Kung ano, malulungkot ka sigurado pag yung hindi kami nagdire-diretso. At kung mong intindihin niya mga naiwan mong mag-ina, kami na ang bahala dyan. May plano kami dyan.
hindi namin pababayaan yan. Huwag mo nang isipin ang ano, kung saan ka man ngayon, sana magpatawa ka rin dyan. At i-ano mo ako kami kay San Pedro, na parang pagdating namin dyan, malakas tayo dyan. Kumbaga, patawa-tawaanin mo ba? Yung mga moment natin na ano, wala naman tayong dull moment masyado. Kahit, at saka ito po mga pala, ito si Naldo. Yan ang taong hindi marunong magtampo. Kahit na minsan, mapapagalitan. Kasi nga, medyo, siyempre, ganun tayo matatanda. Gusto natin na, hindi naman yan pinagalitan mo para sa sariling kapakanan mo, hindi. Parang kung may kunting mali na ginawa siya, ma-realize niya, gano'n. Pero ano yan, hindi nagtatampo. Yung ugali niya talaga na maganda sa kanya. Walang, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa niya. Hindi mo siya marinigan ng salita na ito si ano, ganyan-ganyan na titira niya ng patalikod. Yan ang walang-wala kay Naldo. Hindi nagsasabi ng masama yan sa tungkol sa kanyang kapwa. Kahit na simula pa nung bata yan. Puro ano yan, puro masasayang moment ng mga kinukwento niya. Kaya Nald, kung saan ka man ngayon, hindi ko napapakabaan to. Baka kung ikwento ko lahat ng masayang moment natin, abutin tayo. Abutin ako na isang linggo. Baka kulang pa. Basta Nald, salamat sa lahat ng alaala. Baunin mo yung masayang pagsasama natin at ang pagmamahal namin. At saka huwag ka mag-alala. Hindi namin pabayaan yung mag-ina mo. Pahinga ka na. Punta ka na kung saan man, wala na kaming tagabati ngayon sa mga sa mga nagpapabati. Pungloy na lang siguro ang tagabati ngayon. Ingat ka dyan palagi. Nald, shout out sa'yo dyan. Advance, happy birthday. Ingat ka dyan palagi. God bless. Gusto ko lang muling balikan, sariwain yung mga panahon, sandali na kasama namin si Naldong Putik. Actually, sa ilang taon namin magkakasama, sobrang daming experience talaga halos. Lalo na nung isang grupo pa lang kami. Halos araw-araw talaga kami kakasama. Kasi nga, isang team pa lang kami nun. So, everyday may upload. So, everyday kami lumalabas. Pero merong isang moment dyan na talagang inangaan ko si Naldo. Hindi lamang sa... Siyempre, inangaan natin siya mga karabas. Sa pagiging joker niya, komikero. Pero hindi lang yun mga karabas. Kasi si Naldo, bukod sa pagiging masayahin, komedyante, marami din siyang mga kaibigan dito sa amin, saan-saang lugar. May time yan na nasa ilog kami. And parang mag 1 PM na nun, wala pa rin kaming nahuhuli. Kasi nga, sabi namin kung ano yung mahuhuli namin ngayong araw, yun yung lulutuin namin. So ang hirap talagang dumating na yung point na gusto namin umuwi. Pero sabi ni Naldo, napadaan kami dun sa palisdaan ng friend niya. Sabi niya, ayaw mo, bae. Bumara sa pangulan natin. Yun, pumunta siya dun. Yun, gulat kami pagbalik niya, may dala na siyang tuyo. May dala na siyang daing, may dala pang sausawan, mga kung ano-ano, alam niyo yun. Nakakatuwa kasi hindi lang siya pala komedyante ganyan.
Sabi ko, di na ako iiyak eh, kasi... alas, nabukos ko na lahat ng mga nakaraang araw. Sakit pa rin, Alts. Kahit saan ako tumingin, puro mukha mo lang yung nakikita ko. Hirap ang tapin. Pilit kong inaalis lahat sa isip ko. Pero wala eh. Kahit saan ako tumingin, mukha mo pa rin yung nakikita. Sinaldo mga karabas, hindi lang teammates, hindi lang kasama sa pagbablog. Kundi isang tunay na kapatid, tinuring na namin siyang kapatid. As younger brother niya, lagi akong older brother niya. Lagi akong andyan. Sa kanya may mga pagkakataon na nagdidigaw siya ng landas. Lagi namin siyang nililip up. Ang daming ang dami tumatakbo sa isip ko ng mga nakaraang araw. Siguro balang araw matatanggap din namin yan. Pero isa lang sinisigurado namin sa'yo. Na hindi ka na mawala sa puso't isipan namin. Sakit lang na hindi mo na maririnig yung tawa, malakhak na nag-aalis sa amin ng lungkot. Kenald, kung nasaan ka man ngayon, lagi mo kaming gabayan. Yung pamilya mo, Tintin, si Bigong. Sana masaya ka na sa kamay ni Lord. At katulad nga sabi ni Kuya Ed, ganda mo lang yung bangka dyan. Nakikita pa rin tayo balang araw na. Hindi ko ma-imagine talaga, Nad, na magsasalita ako dito ng ganito para sa'yo.
Pero at least nung buhay ka, halos nasabi ko na lahat ng sermon ko sa'yo. Alam mo yan? Sa maraming bagay. Ate Jing ganito, Ate Jing ganyan, Ate Jing ganun. Kasi sabi mo wala kang ate. Tungkol kay Digong kasi nag-anak na ako. Tungkol sa maraming bagay. Nakikita mo yan, yung huling sermon ko sa'yo. Yung kakawati natin na tinabas mo. Inagalitan talaga kita. Tapos tawa ka lang ng tawa. Yan yung isang bagay na mahirap palitan sa'yo, Nad. Yung kahit sermonan mo na, nakukuha mo pa rin tumawa. Tapos kinabukasan, dinilag-diligan mo, tapos tawa ka ng tawa, kembot ka ng kembot. Tapos mga ilang araw, sinunog mo naman. Sabi namin, arasod naman yung ano mo, yung kaso mo sa akin. Ilang patago-tago kaunyari. Pero tawa ng tawa. Tapos sabi mo, magiging mabubuhay yan. Sana katulad ka na lang rin ng kakawate. Mabuhay ka rin. Pero wala na. Wala na nanay. Hindi kasi ganun yung buhay. Pero salamat. Salamat sa pagpapasaya. Sa pagiging kapatid namin. Sobrang napaka-light ng personality. Yan ang isang bagay na gustong gusto ko talaga sa'yo. Yung mga huling request mo, katulad ng yung sabi mo, pabubuhayan kita ng mga bugambilya. Gandang-ganda ka dyan sa mga bugambilya natin dyan sa harapan. Sabi mo sa akin, pabuhayan kita kasi dadalhin mo sa bahay mo. Sabi ko, saan bahay? Eh, dami-dami ng halaman nila nanay. Don't worry, lalagyan kita ng bugambilya doon pag nakapagpabuhay ako sa pag-ulan. Kung gusto mo yung doble-doble ang kulay, pabubuhayan kita, lalagyan kita doon sa magiging bagong bahay mo. Yung susi ng chariot, palagi mo hinihingi sa akin. Hanggang wala ka na, hindi ko alam. Gusto mo pa rin mag-vlog. Hiningi mo pa rin sa akin sa ikalawang araw. Sige lang na, vlog-vlog ka lang dyan. Hingi mo lang sa akin yung susi ng chariot. Vlog ka lang dyan, enjoy. Enjoy ka lang dyan kung nasaan ka man. Mamimiss ka namin talaga, sobra. Yung kinukulit mo sa aking mango ice candy. Sorry, hindi pa kita napagbigyan kasi palagi ko nakakalimutan yung supot ng ice candy. Alam ko sobrang excited ka talaga doon. Halos inaaraw-araw mo ako doon. Hindi pa ako nakagawa. Kung alam ko lang, sabi mo, babaunin mo yung sa pandayo. Tuwang-tuwa ka pa, sabi mo. Kailangan nyo yung sa pandayo, yung mango ice candy na yun. Bilisan ko ang paggawa. Kung alam ko lang na aalis ka na pala, kaya ka pala nagmamadali, sabi ko pa sa'yo. Nagmamadali, may lakad. May lakad ka nga pala talaga. Kung alam ko lang, Nad, ginawa na kita ng maraming ice candy.
huwag kang mag-alala sa mag-ina mo. Hindi namin sila pababayaan. Pahinga ka na. Pero kung gusto mo naman na mag-vlog-vlog dyan, mag-vlog ka lang. Marami ka naman kasama dyan. Isali mo si Tito Talong. Sobrang close mo rin yun. Yan lang, Nad. Sana gabayan mo yung mag-ina mo. Pero dito sa lupa, huwag kang mag-alala dahil gagabayan namin, lalo na si Tim, kapag papalaki ng anak mo. Kaya huwag kang mag-alala. Pwede ka nang magpahinga, Nad. Kahit walang ice candy dyan, kahit walang kahit anong isang kalderong kanin, palagi mo hinihingi. Pahinga ka na, Nad. Mamimiss ka namin. Kaka tayo, bro. Yun ang madalas namin sabihin sa'yo, bro. Kaya may handaan dito, bro. Kahit yun sa bahay. Kasi alam namin na hindi masaya pagka hindi ka understand. Kaya kapag may kainan tayo, ito talaga ang pinakaunang talaga namin. Mas masaya. Ito na masarap ang kainan. Ito rin ang promotor sa mga kalukuhan. Siyempre, para masaya ang samahan, samdag. Talagang tumukmo yung nakasayahan yung bawat lag natin, bro. Mga bagay, bro, na hindi namin malilimutan sa'yo. Dahilan mga bagay na hindi na yung malilimutan. Kahit na tayo inyong kablog, or dito na sa bahay na nagpupinto. Katanda ko pa nung unang-ulog namin dito, bro, na tuwing umaga, siguro ko dyan sa bahay. Jeng! Dad! Lucina Chariot! Sabi pasok. Siyempre, umaga yun. Sakto nagkakain ng kakain ka. Siyempre, sabi, kain na rin eh. Pero natutuwa kami sa gano'n na halikang bibong-bibo ka eh. Yun yung mga bagay talaga na kamimiss namin sa'yo, mga kontan mo. Habang tayo yung nag-vlog, oo, dito tayo sa bahay. At sa kami, pagka may mga kain na ganyan, ang talagang ano namin sa'yo, talagang pinagpuin talagang pagkain yung mag-ina mo. Kasi talagang hindi ito peto ang kain talaga pag wala kang dalang sili, yung silupin. Lagi kang may pauwi sa mag-ina ko kasi pagkain sila nakakapunta, talagang sinaguin talaga sila. Talagang mahal na mahal mo talaga yung mag-ina ko. Saka yung mga simple mga ano sa bangka, prepare ng bangka namin, talagang inaasikaso mo talaga bago tayo mag-ina. Mga pangangawin. Dahil-dahil namin mga bagay pro na gano'n ikaw ang gumagawa mo. Kaya mabusang-bis namin ang presence mo. Pangulit sa akin. Wala nang makichat sa akin kahit madaling araw na Dads! Rodan mo yung wifi ko! Hindi ako makarod ng Netflix! Hindi ka yung pagkaridigong! O kaya naman ay anong oras tayo, Dads? Anong oras tayo magpulpag bukas? Palagi yan. Pagka kasi ano, yung gabi, nagchat sa akin kung anong oras pa kami bukas. Pagka alis kami. O kaya tatanungin na ako, Dad! May ticket yan na, Dad! Yung mga bagay talaga na yung mga mamamimiss na ating ginag. Hindi kompleto talaga ang direto pag wala si Lalim sa akin. Kaya marami ka walang kasama nito. Hindi namin alam kung paano ulit kami magsisimula at mabalik sa pag-vlog. After nito. Grabe, mahihirapan ang bawat isa na gawing masaya ang vlog. Kasi ikaw na numero unong magpapasaya sa amin. Ikaw kang mga. Pero pagkisipukapan namin ang tuloy ang pag-vlog ko. Hindi tayo titigil yan kasi para ipatahin mga pangarap. Siyempre kasama na namin sa pangarap namin yung mag-ina mo. Tugad man ang pangako ni Jeff Narabas na tuloy-tuloy pa rin. Walang mga hindi na ipabayaan ang mag-ina mo. Saan na ang bahala doon pagkakunti mo namin. Saan natin yung pinagsamaan ko. Talaga namang nakakatuwa, bro. Punong-punong makasiya.
Pero parang hirap balingan bro kung huwag mo tayong kasama tayo bro. Tricycle bro. Kung gaan tayo pasaya bro nung tayo inagdedayin pa. Punong-puno na saya, kulitan. Ganun pala kalungkot bro. Sakit. Kabigat sa dibdib bro. Kung gulitayin tayo magkasama sa tricycle bro. Kahit pa all sa 5 minutes lang tayo na-travel, sobrang bagay ng oras. Maliit ang buong na kahit alam ko bro na banana talaga inip pa rin kita bro na purified ka so wala eh. Ang hirap sabihin bro na makita kong ganun bro. So talagang kinilob na ng Panginoon na gagawin lang bro eh. Yan ang may kagustuhan ng bro. Sigit mo na kung ako lang bro, wala na talaga eh. Floor na rin ang may gusto ng bro. Salamat bro, at napasaya mo kami bro. Kahit na nandang tayo magkasama. Hindi ka mapapantay na sa nalang putis at marabas. Ang sila naman. Nakakawa, malit sa'yo bro. Kung masaya ka na ngayon, kung nasaan ka na ngayon bro. Hanggang sa buti bro. Ingat bro. Masabi ko lang po ang po Fernando ay parang nawalan kami ng isang kapatid. Isang buting kaibigan. Isang kasamang parang na masaya. Wala kang masasabi sa tao niya. Pero natuto sa kanya yung kanyang kasama na may lapad sila. Ang panood naman natin sa vlog, talagang siyang alis makapagpapatawa sa mga viewers. Kaya nung wala siya, hindi naman napigil na ang yung mga duwa. Kasi para kami na wala kami sa samang parang din na ibabaga. Kasi araw-araw dito yan. Isang masipag na ano. Baka laging masipag yan. Kung ano man ang gagawin ng marabas dito. Kahit sila sa ang vlog nila. Naka-present na pa yan. Oh, ako ang maglinis niyan. Kasi ako maglinis ng mga isda. Kung ano mga mahul nila. Kaya mahirap makalimutan si Naldo. Tagal lang makamubuhon siguro. Dahil na parang nagulang kami ng isang kasamang lahat ng oras ay maasahan namin. Kahit sa kaya hindi marunong magtampo. Kahit na kumisan ay ginagawang kalukuhan niya at kagalitan. Katapos sa iyo, tawa lang yan. Hindi ka marunong magtampo, magdamdam. Bahay na yan na talagang bait na. Do, makita natin na talagang bait siya. Kahit hindi siya marunong mag sama ng loob. Kahit na siya masermonan o kung ano pa man. Okay pa rin siya.
Parang walang mangyari ka nga. Kaya, malaking bagay din sa amin. Bakit nangyari sa kanya yung aksidente na yun. Alas na siya kami. Parang nawala kami sa aming sarili. Ngayon, baka wala na. Hindi na kami makakakita ng isang Naldo pa. Makasama sa araw dito. Alas na mga paglabas-labas nila sa ilog. Kumablog. Walang lungkot sa kanila kasi si Naldo ang pagkasama. Si Naldo, lagi kayo masaya. Nanag, asang kaman, sana masaya ka rin dyan. Kahit na iniwan mo kami, nagdalam ako. Talagang nalungkot sa pag-alis mo. Maski mga si Jet, hanggang nung pa ako sa hospital, naubos na umiyak nga. Kunting makapagtulog sa pag-isip. Ay talagang nasa isip nila bakit nangyari sa iyong sakuna niya. Sana hindi na sana nangyari yan para nabawasan ng samahan. Maraming nalag na ngayon ay umiyak na sa marami magmamahal sa iyo. Sana dalangan namin masaya ka dyan kahit maraming nalungkot sa pag-iyak mo, pag-alis mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman papapayaan ng pamilya mo. Suportan pa rin siya ng harabas, si Jeff. Hanggang sa pag-aaral, hindi papapayaan ang pamilya mo. Kaya huwag mo silang alalahanin. Nal, basta mabuti silang kamay. Sa mong pagsama, hindi pwedeng pabayaan ang pamilya mo. Para sa'yo na gagawin ng lahat. Para mapasaya ka. Si Naldo ay isa sa mga unang kaibigan ko dahil elementary pa lang hanggang high school ay magkasama na kami or magkaklase kami. Nakilala ko si Naldo bilang isang kung paano niya siya nakilala bilang isang Naldong putik. Siguro hindi ko makakalimutan kay Naldo yung pagiging makulit niya. Pag tumawa yan, labas ang gilagid. Ang kending niya. Nal, kung saan ka man ngayon, huwag ka na mag-alala kay Tintin at kay Digo. Tutuparin ko yung gusto mo na maging ninang ako ni Digo.
Si Tintin, magpapakaate ako sa kanya. Alam kong masaya ka kung saan ka ngayon. Salamat kasi ikaw una nagdala sa akin sa pamilya ng Arabas. Ikaw una nagpakilala sa akin sa Arabas. Ikaw, dahilan ba't nagkakilala kami ni Bugs? Hindi ko siya nakilala. Siguro may mga bagay na hindi tayo napagkasunduan dahil yung bagay na hindi talaga yun para sa atin. Nawala man yung katuwang tao mo dito sa mundo. Hindi ka man naman namin mga kasama. Pero yung mga alaala na iniwan mo, yung saya, baon-baon namin yung nabambuhay. Siguro mahirap, mahirap. Mahirap ipagpatuloy, pero kailangan namin tanggapin. Gabayan mo lagi yung pamilya mo. Gabayan mo lahat yung mga taong naging malapit sa'yo. Tatanggapin namin na wala ka na. Di namin kakalimutan lahat ng memories na kasama ka namin. At maligayang kaarawan. Malapit na yung birthday mo. Happy birthday. Paalam, kaibigan. Nahal, nandito kami ngayon at magme-message. Hindi ko sana kaya to eh. Kaso, mapipilitan yata. Lagi ka naming nakakasama. Ayun, parang ang dali mo palang mahalin. Hindi ko alam. Mahal ko na kayo, pati si Tintin at si Digo. Nagkikira ako sa iyo pagka may sakit ka. Yun ang memorable sa akin, yung nagkasakit ka. Siyempre, ikaw ang nagsasabi na nurse ako dyan sa compound. Pag may sakit si Digong, ganun. Kasi nga, mahal ko na kayo. Hindi ko kayo tinuring na iba. Hanggang ngayon nga, pag panahon ko doon sa baba at nagluluto ako, naiiyak ako. Ang tao pala, kahit hindi mo mahal, basta ikaw ay binaitan at bumait, mabait sa'yo, mamahalin mo. Yun ang Nald. Sana gabayan mo kami dyan sa taas. At saka hindi ko malimutan yung panayang thank you mo sa akin na Nay, sabi niya, buti napatira kami dito. Meron baga akong peace of mind na parang may pangalawang nanay ako. Dalawang beses mo sa akin sinabi yun. Eh, sabi ko nga, parang nagkaroon ako ng isang ampon sa katauhan mo. Kahit na nangungulit sa iyo sa mga parcel ninyo ni Tintin, yung mga parcel nyo dito, akin ang bayad nyo. Pero hindi ko rin natitiis, binabayaran ko rin ang mga parcel ninyo. Eh, nakakatawa nga eh. Nung umaga, kinukulit pa kita sa parcel. Pero baliwala lang naman yun sa akin. Tapos, inaalok pa kita ng pagkain ng umaga na yun. Sabi mo, busog ka. Doon ka kakain sa opening ng shop ni Dada. Ayun ang huling sulyap ko sa'yo. Yung umiinom tayo ng kape doon, yun lang. Sabi ko kanina meron ako naisip na sabihin. Pero nung ako na lang at kakausapin ka kita, Nad, parang hindi na ako makapagsalita. Ano nga ba yung hindi ko makakalimutan kay Naldo? Siyempre, unang-una yung presence niya sa bahay. Kasi simula nung tumira sila doon, naging kahalubilo na namin araw-araw. Kapag nandun sila. Kakausap, kwentuhan na, simpleng kwentuhan. Laging naghahanap ng pagkain. Yan, Naldong Naldo yan eh. Tsaka syempre,
samahang, alam mo yun, yung parang nagpatibay ng aming samahan. Kapag may mga emergency, sa amin yan sila tumatakbo. So yun yung may miss ko sa inyo. Kasi alam ko naman na kasabay ng wala nang Naldong babalik sa bahay ay hindi na rin mananatili doon si Tintin at si Digong. Dahil sakit na siyempre nararamdaman nila kapag nandoon. So yung so, may share ko na lang rin. Noong panahon si Naldo ay uso sa kanya yung pang-chat niya. Isa ako sa na-chat ni Naldo na hi. Kasi si Naldo noon sumasama na yan kay cameraman at kay Bunso doon sa bahay. Doon mismo sa bahay na tinitirhan nila ngayon. Natutulog yan sila doon, nagja-jamming, tumatagay. Tapos one time yon na nandun ako, chinat niya ako, hi. Alam niyo po kung ano sinagot ko sa kanya, sabi ko, hoy Naldo, tigilan mo ako. Ate mo na ako, sabi ko sa kanya ganun. Tapos tawa siya, tawa lang siya. Tapos kinabukasan, nung nagkaroon na kami ng face-to-face na usapan, sabi ko sa kanya, hoy Naldo, tumigil ka, umayos ka dyan. Tawa siya na tawa, hi lang abi, te, sabi niya rin. Hi lang te, sabi niya na rin, te na rin ang tawag niya sa akin. Si Naldo lately, sobrang laki ng pagbabago. Tsaka nung tumira sila malapit sa amin, na-appreciate ko talaga kung anong klaseng tao siya. Lalo nung nagkaroon ng Tintin at Digong sa buhay niya. Talagang ang laki ng pinagbago. Masasabi ko na most of his life, talagang sa mag-ina niya umikot. Talagang pamilya ang number one sa kanya. Talagang palagi niyang kalong-kalong si Digong. Palaging pinagluluto si Tintin. Yung mga behind the cam, behind the scene, na istorya ng buhay niya, na witness namin yun nung katabi namin siya doon. Kaya yun siguro talaga yung mamimiss ko rin kay Naldo kasi yung presence niya kakaiba rin talaga eh. One time naalala ko, binigyan namin siya ng lesson. Actually, hindi man ako talaga. Si Dada at si Bunso. Binigyan siya ng lesson kasi hindi niya binababa yung motor niya na ADB noon. Nung tinago nila Bunso, kabang-kaba siya, kita ko yung mukha niya. Tapos nung nalaman niya na tinago lang, na parang ganun nga, na binigyan siya ng leksyon, talagang yung mukha niya talaga, sobrang saya niya. Alam mo yun, yung napaka ano niya, napaka bold. Kung masaya siya, masaya talaga. Malungkot, takot, makikita mo yung lahat sa pagmumukha niya. Napakatotoong tao ni Naldo. Walang nikatiting na pagpipretend sa kanya. Sa pakikisama niya doon sa amin, pakikisama niya kay nanay, kay tatay, kay dada, wala akong masabi. So, yun na. Ngayon na iniwan mo na kami, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano kami ni Kuya Dada mo sa inyo, nung nandito ka pa sa inyo ni Tintin at ni Digong, ganun pa rin kami. Kung kailangan nila ng tulong namin ni Kuya Dada mo, nandito pa rin kami. Yun ang maipapangako ko sa'yo. Hanggat kailangan kami ni Digong at ni Tintin, nandito lang kami ni Kuya Dada mo para sa kanila. Sana kung nasaan ka man, sana lagi nakalabas yung gilagid mo. Ibig sabihin, nakangiti ka, masaya ka. O kaya naman may nginunguya habang nakatanaw sa amin. Salamat sa masasayang alaalang iniwan mo. Sa puntong ito, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala, nagdadrive ako papasok, pauwi sa school. Ikaw lang ang laman ng isip ko na bakit ng araw na yun ay hindi ka man lang nabigyan ng chance na
kahit kaunting chance na maipagdasal namin habang ikaw ay lumalaban, kung sana nagkaroon ng pagkakataon na lumaban ka pa. Madaling sabihin na matatanggap eh. Pero hirap pa rin. Pero ganun, siguro talaga. Siguro talagang panahon na para makasama mo ang Panginoon. At yun nga, sana habang nandyan ka, laging mapasaya mo sino man ang kasama mo dyan, tulad ng ginagawa mo dito nung nandito ka pa sa lupa. Till we meet again, brother. Mahal na mahal ka namin. Ang hirap. Ang hirap, Dan. Alam mo na, Brad, kanina, sinadya kong umidlip nung mga oras na pag maghahatid ka sa akin ng SD card. Mga 2 PM, 3 PM, 4 PM. Try ko sana kung kakatok ka eh. Parang iniisip ko pa lang, parang ang hirap paano mag-edit tong ano, yung mga darating na vlog na hindi ka kasama. Pero para mas mahirap yung i-edit na alam naming wala ka na, pero nakikita pa kita sa mga video. Hindi ko alam yung magiging mararamdaman ko eh. Napakahirap kasi. Pero alam ko na, nakita ko mismong mata ko nagsimula kang lumipat dun sa bahay. Unti-unti ka nagbago, lalo na nung talagang nandiyan na si Digong. Pinilit mong magbago para sa pamilya mo. Kaya Nad, kahit wala ka na, ganun pa rin ang magiging pakisama namin sa mag-ina mo. Kung ano man yung maging mga pangangailangan nila, gagampanan ko pa rin kahit yan. Kasama ko si Shaker. Gagampanan namin yung pakitungo namin sa pamilya mo, sa mga naiwan mo. Alam mo bro, ito lang sa sobrang iklin. Ang iklin na nga lang ng ano, pinagsamahan natin. Pero hindi naman yun. Grabe yung ano, impact na naiwan mo sa akin. Kasi araw-araw tayong magkakasama eh. Ito, hindi man ako nakakasama sa vlog ninyo, pero doon ko sa bahay. Parang sinanay mo na nga ako, bro, na ano, na hindi ka na naghahatid ng SD card eh. Dahil nasa team dagat ka na. Pero alam ko, bro, masaya ka na. Kasi masaya ka dyan sa kinalalagyan mo na. Kasi naabot mo yung pangarap mo. Lalo na yung kukunin mo na yung wigo mo. Para sumaya yung pamilya mo. Gagawin mo lahat talaga. Kaya Brad, mahirap man tanggapin na wala ka na. Pipilitin namin. At para siyempre sa pamilya mo, tutulungan namin sila hanggat makakaya namin. Kaya bro, bantayan mo lagi ang mga, lalo ang anak mo. Din, mga kapatid mo. Hi, Nalds! Saan ka man naroroon? Sana'y
maging tahimik na ang iyong kaluluwa. Pagdadasal kita sa abot ng aking kakayahan na sana'y sumalangit ang iyong kaluluwa. Alam kong pupunta ka doon. Subaybayan mo ang iyong mag-ina, si Tintin at si Digong. Sa ngayon, alam kong hinahanap mo pa ang iyong sarili. Dadating ang panahon na matatagpuan mo rin yan sa piling ni Lord. Nakakalungkot pero kailangan tanggapin. Siguro kailangan ka na niya. Binawi niya na ang buhay mo dahil hiram lang natin sa kanya. Nakakalungkot pero kailangan tanggapin. Mamimiss ka namin. Ang huling pag-uusap namin, natin pala ay ng blessing ng bangka. Inayos mo pa lahat ng gamit ni Kuya Lando mo. At tulad ng pangako mo, isosoli mo sa kanya lahat ng gamit ni Lolo Papa. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ilang araw na rin kaming sobrang down sa pagkawala ni Naldo. Siguro hindi ko makakalimutan sa kanya yung dalas kasi yun dito sa bahay. Nasa gate pa lang yun. Alam mo na nandiyan si Naldo. Sisigaw na yun. Tarox! Tarox! Yun na yun siya. Yan pa lang sa gate. Tapos pagbukas mo ng pinto, magkakalkal na yun ang kaldero. Or kung ano yung kailangan niya. Tapos magchichika na siya ng mga bagay-bagay. Ano ba? Si Naldo kasi sobrang ano yan eh. Close yan dito sa bahay kasi. Kasi si Jeff. Lagi yung nakaano. Si Kuya Jeff. Pero kasi Kuya Jeff. Laging ganun. Kaya hindi talaga namin yan makakalimutan kasi yung kamatayan niya na taon pa sa anniversary namin, tapos birthday ko kinabukasan, tapos nangyari pa yon sa bangkang Mrs. Harabas. Kaya ayun, alam ko, sa langit ka mapupunta kasi mabuti kang tao. Malaki na ang pinagbago mo. Mahal na mahal mo ang pamilya mo. Mahal na mahal mo si Tintin, si Digong. Kami, ramdam namin ang respeto mo sa amin. Ang paggalang mo sa lahat. Ang kasiyahan na bigay mo sa aming lahat. Alam ko, sa langit mapunta mo. Huwag mag-alala kay Tintin, huwag mag-alala kay Digong. Kaming bahala sa kanila. Gaya ng ginagawa namin nung nandito ka, ginagabayan namin kayo. Ngayong wala ka, gagabayan pa rin namin yung mag-ina mo. Pasayahin mo sila lahat dyan sa langit. Mamimiss namin yung pagpapasaya mo sa amin. Pero huwag ka na mag-alala. Fly high. Huwag mo nang dalhin yung mga pag-aalala mo. Huwag na. Kami na doon. Hindi ka namin makakalimutan. Mahal ka namin. At hanggang sa muli. Ay, Nals. Sana pala nung huling araw na nakita ka namin ni Ipeng na magkasama tayo nila Ipeng,
sinulit na namin yung pambuburahit sa inyo, dalawa ni Tintin. Yun na pala yung uling pagpapatawa mo sa amin, sa akin. Sa amin dalawa ni Ipeng, na hanggang sa pag-uwi namin, pinagkukwentuhan namin dalawa. Kung meron man akong hindi talaga makalimutan. Yun yung araw ng pagkawala mo. Kung paano ko makita yung sitwasyon mo that time. Kung paano ko makita yung sitwasyon ni Tintin that time. Kung paano ko saluhin si Tintin. Sobrang bigat sa akin ng pagkawala mo. Kasi sobrang biglaan. Halos di rin ako makatulog kasi every time na pinipikit ko yung mata ko, mukha mo yung nakikita ko yung huling, kung ano yung huling utsura ng mga huling araw mo. Ayun, kung nandito ka man, huwag kang mag-alala kala Tintin. Maraming nagmamahal sa mag-ina mo, huwag kang mag-alala kay Digong. Pahinga ka na, magpakasaya ka dyan sa langit. Magiging maayos yung mag-ina mo. Si Naldo, bago pumasok ng gate dito yan, kahit di mo pa nakikita, alam mo na siya agad yan kasi malayo pa lang nakasigaw na yan. Pati si Ate Anya, pag nakita, laging pasigaw, kakamustahin. Pati si Gabi, pagka nakikita niya, laging kinukulit yun na ano, sama ka sa akin, walang kalaro si Digong. Tapos, pag maghahatid ng SD dito yun, laging may kwentuhan talaga kami. Bibida niya yung R15 niya, yung tricycle niya, pinagtatawa na namin kung paano nangyari yung tricycle niya, kung paano niya nakuha yung tricycle niya. Hanggang dun sa kung gaano kasarap yung rides nila ni Tintin nung nagka-NMAX siya. Hanggang dun sa bigyan niya ng alaha si Tintin. Sobrang excited siyang ikwento sa akin lahat. Pati yung magkakawigo na siya, kukunin niya na yung wigo niya. Yun nga lang, after niya makuha yung wigo niya, hinihintay ko siyang isang araw maghatid ng SD dito na nakawigo siya. Tapos pabusig-busig na sa labas. Tapos sisigaw pa yon. Kaya lang, wala eh. Hindi na nangyari na makarating pa dito si Naldo na nakawigo. Pero, Naldo, hindi ko na hinihiling, ha? Na maghatid ka pa ng SD dito na nakawigo. Okay na ako dun. At saka, siguro nga, hindi ka na babalik kasi kanina, nagtulos ako ng kandila doon sa madalas mong pwestuhan pag pumupunta ka dito, nagkukwentuhan tayo. Nagtulos ako ng kandila doon. Diba doon ka lagi nag-ha-choco tapos nagkukwentuhan tayo? At every time na matatapos kang uminom ng ha-choco, hindi ka nagtatapo ng basura mo. Sinusuklob mo yun doon sa putol na gripo. Lagi yun. At ako lagi ang nagtatapo noon. Kanina nagsindi ako ng kandila sa tabi noon. Tapos hinayaan ko na siya. Tapos paglabas ko, hindi ko alam, hindi naman mahangin, tsaka nakadikit sa pader yung kandila eh. Pati yung PBC na gripo, na PBC hose, yung putol na gripo, kung saan mo nilalagay yung cup, yung paper cup mo na sinunog mo na din. Siguro, sinasabi mo na hindi ka na talaga babalik sa amin. So, sa maigsing panahon na nagkasama tayo, Nald, sa konting vlog na magkasama tayo,
nakita ko kung paano ko nagbago. Doon sa ilang beses na bilang kong magkasama tayo sa vlog na sobrang nakakainis talaga yung ugali mo dati. Talagang lahat ng tao siguro mapipikon pagka may ala ka sa katawan. Nakita ko yun. Pero ang pinakamalaking nakita ko na rin yung pagbabago mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para kay Tintin, para kay Digong. Nakita ko lahat yun. Sobrang nag-iba yung pananaw mo sa buhay. At natutuwa ako sa ginawa mong pagbabago sa buhay mo. Kasi, ano mo yun? Kaya lang sayang eh. Pagpunta ka na dun, nasimulan mo na tuparin yung mga pangarap mo, tapos bigla ka nang nawala. Sayang na. Hindi, walang may gusto sa nangyari. Alam ko kahit ikaw hindi mo gusto yun. Kaya lang, pagka yung oras kasi natin, hanggang dun lang yan eh. Kahit nasan tayo, kahit natutulog tayo, kahit siguro san lupalop tayo, pag time's up na talaga. Nagawa ng paraan para kunin tayo. So, siguro yan na lang yung oras talaga na para lang sa'yo. Pero ang daming tao na naging apektado sa pagkawala mo. Ang daming nasaktan, ang daming umiyak. Sobrang lalim ng sakit na iniwan mo sa puso ng bawat isa. Kasi ganun kanila kamahal, ganun kanila minahal, ganun mo sila napasaya. Hindi kanila kilala, hindi kanila na-meet ng personal, pero ganun yung naging impact mo sa buhay nila, lalo nung magbago ka na, sobrang daming natuwa sa'yo. Yung mga haters mo, yung mga basher mo, siguro naging number one fan mo pa yan sila. So, kung nasan ka man ngayon, I'm sure, no? Gumugulong sa katatawa lahat ng kasama mo ngayon dyan. Kagaya ng ginawa mo dito sa lupa. Pagpatuloy mo lang kung ano ka, gabayan mo sana yung pamilya mo at gabayan mo yung harabas at lahat ng nagmamahal sa'yo. Alam ko na hindi ka makakalimutan ng lahat ng taong napasaya mo. Mahal ka namin, Nalds. Fly high, Naldo. Ayun, Boards, hindi mo na ako mapapaiyak. Kasi kagabi ko pa ine-edit itong mga video ng mga kasamahan natin. Mga family mo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan. Naubos ko na yung luha ko kagabi pa. Kaya hindi mo na ako mapapaiyak ngayon. Lana eh. Dito na rin ako kumain. Dito na rin ako makain kasi kailangan kong tapusin itong ako kasi nag-compile nitong ano. Ako nag-compile nitong mga video. So, wala akong tapusin kasi mamayang gabi na to natin ipapalabas ano. Hanggang ngayon na in shock pa din kami. Talagang sobra kaming nabigla. Ang hirap tanggapin pero syempre kailangan natin tanggapin kasi yun na talaga yung nangyari. Nandun yung sakit. Sobrang sakit niya, parang minsan namamanhid na tayo, ano? Ako yung nagbi-video sa lahat ng mga pwede kong videohan dito para sa tribute video na ito, video presentation na ito. At yung pala, ako yung halos walang masabi kapag nandito na. Kasi ang isang pag nagtanong sila sa akin kung anong sasabihin, kung ano daw sasabihin nila, sabi ko lang, basta yung mahalagang experience na kasama niyo siya na hindi niyo malilimutan,
o yung hindi nyo malilimutan sa kanya. Tsaka... tsaka kausapin nyo siya at magpaalam sa inyo yung sinasabi ko. Pero ngayong ako naman, ang hirap pala, ang hirap. Kasi napakahirap gawin yung mga bagay na... na hindi talaga gusto ng puso mo yun. Yung magpaalam at yung mamaalam at alalahanin yung mga masasaya at banggitin yung mga masasaya. Yung mga masayang alaala na hindi mo malilimutan. Kasi para sa akin, lahat yun bro, lahat yun. Lahat ng yun di ko malilimutan kasi. So pag ilisa-isa ko yun, abutin tayo ng ano dito, ng ilang pong oras. Kasi bawat vlog natin, genuine yung ating saya na magkakasama. So, talagang masyado kaming maninibago dahil kulang. Masyado yung malaking gap na iniwan mo, bro. Para i-feel ng nino man. Hindi kayang i-feel out ng sino man po sa amin yun. O kung sino man na magiging bagong miyembro ng Team Harabas. So, nag-iisa ka lang, bro. Nag-iisa ka lang. Naldon Putik. Sabi ko nga sa kanila eh. Kukwentuhan kami. Out of nothing, nabanggit ko. Team Harabas will never be the same without Naldong Putik. Kasi nag-iisa po siya. Nag-iisa ka, bro. Walang sino man papalit sa'yo. Tanda mo yan. Hindi mo ako mapayak. I dare you. Hindi mo ako mapayak, bro. Kasi naubos ko na dito. Ako yung nag-edit na to. Itong kabuuan ng mga video natin. Ano. Mensahe ko sa'yo, bro. Bro, Nald. Sigurado ko naman na nandito ka pa ngayon sa amin. Kasama namin. Niikot-ikota mo kami siguro. Kasi yung ilan sa amin eh, na-experience ka. So, pero sana dumating din yung araw o i-enjoy mo lang nakasama kami sa ngayon. Pero huwag ka masyadong papatagal, bro. Sumunod ka na. Sundan mo yung liwanag. Sumunod ka na sa ating Diyos. Dahil nandun yung tunay na kasiyahan. So, ang iniisip ko na lang kapag sobrang nalulungkot ako, ang iniisip ko na lang ay pag sa langit siguro, nandun lahat ng mga, di ba, kasabihan natin, no? Hindi natin madadala lahat yung material na bagay. Pero siguro, kasi walang nakakaalam, na kapag nasa langit tayo, gaya mo sa sitwasyon mo, bro, maaring nandun din yung wigo mo. Maaring nandun din yung family mo. Maaring nandun din kami. Di ba? Maaring nakasakay ka pa rin, sumasakay ka pa rin sa bangka. Maaring nagpapahila-hila ka pa rin doon. Ay, talo ako sa'yo, ha? Talo ako, napayak mo ako, ha? Maaring nagpapahila-hila ka pa rin doon. Maaring nagpupunpun ka pa rin ng lubid. Maaring matakaw ka pa rin doon. Ni-enjoy mo yung mga masarap na pagkain. Kasi yun yung kasiyahan mo eh. Yun yung kasiyahan mo. So we'll never know. Maaring ganun yung langit. Diba? So pag inisip ko yun, nakakagaan ang loob. Kumagaan yung loob ko kasi I'm sure masaya ka kapag kung ganun yung may hinatnan mo doon. Kung ganun yung dadatnan mo. So, huwag ka mag-alala sa mga naiwan mo dito.
Ayos lang kami, bro. Kaya namin, kakayanin namin. Ayos lang ang Team Harabas. Ayos lang ang mga magulang mo, mga kapatid mo. Huwag kang mag-alala sa mag-ina mo. Kami nang bahala dyan. Hindi namin yung pababayaan. Sabi ko nga kay Tintin, parte na siya ng pamilya namin. At hindi namin abandonahin o hindi namin iiwan ang pamilya. So kami nang bahala. Huwag kang mag-dwell sa idea na papano na yung mag-ina mo. Kasi bro, kilala mo naman kami. Kilala mo ako. Kilala mo kami ni Miss Harabas. Hindi namin sila pababayaan. So magpahinga ka na. Pumunta ka na sa dapat mong puntahan. And I'm sure magiging masaya ka doon. At matagpuan mo yung totoong saya mo, totoong kaligayahan mo, at yung iyong totoong langit. Fly high, bro.